Nanindigan pa rin ang grupong manibela na tuloy ang ikinakasan nilang isang linggong tigil pasada na magsisimula sa Lunes. Kahit daw kasi in-extend ang deadline sa pagsali sa kooperatiba, ay hindi pa rin ibinabasura ang memorandum circular na nag-uutos nito. Nasa frontline ng balitang yan si Gio Robles. Sa pag-aaral ko, parang hindi maganda ang naging implementation nung modernization. Dahil sa sinabi niya ni Pangulong Bongbong Marcos kaugnay sa PUV modernization, pinalawig ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang deadline sa pagsali sa kooperatiba. Imbes na sa June 30, extended ito hanggang December 31, 2023. Napagkasunduan yan matapos ang pulong ng LTFRB at ilang transport groups kahapon. Dahil dito, extended rin ang prangkisa ng mga traditional jeep. Isinaalang-alang daw ng LTFRB ang resolusyon ng Senado na nananawagang ipagpaliban muna ang jeepney at UV Express phase-out. Absent sa pulong ang grupong manibela na pasimuno ng tigil pasada simula sa Lunes. Sa kabila niyan, nilinaw ni LTFRB Chairman Teofilo Guadis na hindi ang nakaambang tigil pasada ang dahilan kaya pinalawig ang deadline. There is no pressure for us for the strike because more than 90% of the transport groups have signified their support to the program of the LTFRB. Sa kabila naman ng extension, hindi pa rin nagbabago ang isip ng grupong manibela. Nanindigan silang tuloy ang isang linggong tigil pasada. Maganda po yun na in-extend nila hanggang December 31. Pero ang panawagan namin, scrap nila yung memorandum circular kasi wala naman atang binago ng iba doon. Nasa 100,000 jeep daw sa buong bansa ang makikisa sa tigil pasada. Sa mga mahal naming mananakay na alam naming apektado rito, humihingi po kami ng pangunawa. Kabuhayan din ng pamilya namin yung nakasalalay dito. Mismong si Pangulong Marcos na ang nakiusap na wag na sanang ituloy ang transport strike. Mungkahi pa niya, wag namang ituloy ang phase out ng traditional jeepneys. Sa aking palagay, dapat ang pwedeng gawin ay inspeksyonin yung mga vehicles. Kahit luma, may luma naman, maganda pa rin. Tignan natin yung kondisyon. Kung maganda mag-alaga yung driver, maganda yung jeep niya, pwede pang gamitin yan, safe pa naman. Ikinatuwa naman ni Balbuena ang pahayag ni Pangulong Marcos. Pero giit niya, tila huli na ang lahat at sana ay dati pa itong iminungkahi ng Pangulo. Nauna na rin nilinaw ni Transportation Secretary Jaime Bautista na hindi rin naman agad-agad natatanggalin sa mga kalsada ang mga traditional jeep. Hindi naman natin pwedeng i-stop yung operations ng mga lumang sasakyan kung kulang yung supply, no? Kawawa naman yung mga pasahero natin kung basta na lang magtitigil yung operations ng mga lumang sasakyan pero wala namang kapalit. Mamaya, may nakatakdang pagdinig sa Senado kaugnay pa rin sa jeepney modernization. Nagbabalita mula sa Frontline, Gio Robles, News 5.